Hello mga ka-amigo! Welcome back sa aking channel. Ngayon po ay magluluto po ako ng ginisang munggo. Ayan. So, kung gusto nyong kung paano lutuin ang ating ginisang munggo, tara po at samahan nyo po ako sa aking pagluluto. Ayan, ito na po yung ating ingredients sa ating ginisang munggo. Kailangan po natin ng, ito kasi pork cubes, salt, oil, and alugbate. Yung munggo natin, niluto ko na. May kamatis tayo dyan. Bawang, red onion, and yung pork natin. So, ayan. Samahan nyo po ako magluto. Watch and learn, mga darling, mga ka-amigo. Ayan, pinainit ko na po yung ating kalaha or ating pan, frying pan. Ayan, so ilalagay ko lang yung pork. Ayan. Baka nagtataka po kayo kung bakit tuwin muna yung pork. Kasi napapansin niyo po ba yung pork natin medyo mataba. So kailangan po munang malabas niya yung kanyang oil dito. So, ganyan. Papalabasin po natin yung kanyang oil. Ayan. Masyado siyang mataba. So, ito yung ating gagamitin na mantik or oil na para sa ating pag-gigisa mamaya. So, yung oil na pinakita ko kanina, if in case lang na magkulang pa rin ng oil. Pero alam ko, hindi tayo magkukulang ng oil kasi madami siyang taba dito. Ayan. So, ganyan lang po hanggang lumabas ang kanyang oil. So, ayan. Unti-unti nang lumalabas ang kanyang oil. Ayan. Ayan, while waiting na lalabas yung oil niya, lalagyan po natin siya ng asin. So, just put salt para manuot po yung manunuot yung kanyang sarap mamaya sa ating pork. Ayan. So, ayan. Ayan, napapansin nyo guys, lumalabas nyo ng kanyang oil talaga. So, kulang pa yan. Kailangan may panggisa tayo. Ayan. Kailangan yung may panggisa tayo sa ating mga ingredients. So, konti pa. Ayan. Actually, yung ating munggo kanina, niluto na natin yung kuwan ng mga half hour siguro para makamit natin yung ating munggo na ganito. So, yung munggo natin, pinakuluan na natin yan. So, ready to lunod na lang or ready to pour later. So, yan guys. Lagay ko lang dito. Yan. So, yan. Ganun yung angkan ng oro. So, diba bago tayo sa mga Ilocano guys? Kasi sa totoo lang, I'm a Ilocana guys. Sa pure Ilocana talaga ako. Sa mga hindi pa nakapakilala sa akin. Ayan. Kung ano talaga yung totoo kong tribo, kumbaga ano ba yan? Totoo kong lahi. Lahi kayo manggi. Ayan. Yung mama ko po, taga Mindanao lang po. Saka yung papa ko din po, taga Mindanao.
So, yung lola ko dati, at taga Manila sila noon, taga Luzon. So, pumunta lang sila sa Mindanao dati yung lola ko. Saka doon na sila nanirahan kasi nung unang panahon, guys, diba, nung unang panahon, ang dami pang mga, yung mga sabi ng lola ko, kwento niya dati na yung nung pumunta daw sila ng Mindanao dati, ang dami daw lupa. So, kung ano daw yung malinisan mo, lahat ng mga yan, kung kaya mong linisan, yun daw, mapapasa iyo daw yung lupang yun. Kaya, nagkaroon sila ng lupa ng grandmother ko, yun. Kaya, kami ganun kami nakatira. Ayan. So, balik tayo dito. Ayan na. Yun na yung oil niya, guys. So, actually, madami na yung oil niya. So, parang gusto ko pa siyang palabasin lahat ng oil niya. Tapos, ilagay natin sa ating munggo mamaya. So, ayan. Actually, tama na to itong kanyang oil. Madami na yung oil niya. So, kailangan ko siyang bawasan kasi I don't like a lot of oil. Ayan. Ay! Ganito lang yan. Pakita ko sa inyo. Ganyan lang yan. Oh, so, ganun lang na oil. Konti lang. Tapos, ilagay natin yung ating tomato. Sauté lang natin. Tapos, ilagay din natin ang ating garlic. Tapos, after a while, din ilagay din natin ang ating onion. Ganun lang siya padali, guys. So, ganyan. So, yan. Haluin lang po natin. Diba, hindi ko na tinanggal yun kasi dadirect ko na yung mami. Nagtatanggal pa kasi siya ng oil, oh. Kaya maliit lang yung nilagay ko. Tinatanggal ko pa yung natitirang oil ng ating pork. So, actually, nag-brown na siya, guys. Yan yung pinakamasarap. Tignan nyo yung iba kasi yung iba, nagluluto sila ng ginisang munggo. Yung ginagamit nila po, yung kuan, chicharon. Chicharon ng baboy. So, ang ginamit natin, yung may laman, konti, at saka taba niya. Ayan. Yan, haluin lang po natin mabuti. Yan lang siya. Okay. Ayan siya, guys. Yan. Yan na yung ating sibuyas, kamatis, at bawang. So, actually, luto na yung kamatis natin. So, pwede na natin siyang haluin together. Yan. Ayan na siya, guys. So, yan lang. Ganyan lang yung pagluluto. Diba kanina nilagyan natin ng earlier ng ating salt? So, yung cubes natin, pwede nyo yung hatiin or kung ayaw nyo magkasakit kayo sa bato. Kasi masyado na siyang, kung titikman nyo talaga siya, guys, is may lasa na talaga. Ayan. So, hindi na ako dito maglalagay ng bitchen, kasi kung sa Pinas talaga tayo, naglalagay sila ng bitchen, pero ako ayoko na, okay na yung ating nor cube. Ayan. So, ayan siya, guys. So, ayan. At
saka ilagay na rin natin yung ating munggo. Ayan, lagay na natin yung ating munggo. Hindi ko na siya nilipat sa ibang kaserola or sa ibang kuan kasi andito na yung lasa niya eh. Yung pinaglutuan natin ng ating yung ating pork. Diba? Nagbabrown siya. So, may konti siyang masasarapan ka talaga. Magaganon to. Yummy. So, kung gusto nyo naman na medyo may sabaw konti, lagyan lang natin ng water. So, kumuha lang. Ayan, kumuha lang ako ng water. So, just put or pour a little bit of water if you want. Yun, may pa-English pa tayo dyan, ha, mga kamigo. Ayan. So, kung gusto nyo lang naman na mas madami pang sabaw, di lagyan nyo. So, depende nyo, depende yon sa inyo, guys, kung gusto nyo lagyan. Ayan, pakuluin muna natin yung ating munggo. So, bago ko pala makalimutan, malapit ko nang nakalimutan, ilagay na natin yung ating North Pork Cubes. Yan. Yan. Para mahalo lang yan siya mamaya dyan. Ayan, nabuboiled na siya. So, kunting luto lang muna yung ating pork kasi hindi pa masyadong malambot yung ating pork. So, hayaan muna natin na lumambot yung ating pork. Meat pork. Oh. Ayan, sa punto pong ito, yung ating meat ay luto na or malambot na. So, ilagay na natin yung ating spinach or alugbate sa Tagalog. Ayan, spinach kasi malabar. Malabar spinach ang tawag kasi nito sa English. Ayan. So, ayan lang. Ganyan lang po siya at ating takpan. Ayan, tatakpan lang po natin. Ayan. So, haluin na natin siya. Ayan. Madali lang po naman maluto yung ating spinach. So, kung gusto niya, sabi ko kanina, kung gusto niyo mas madaming water, it's up to you na po. Ayan. Bago natin patayin yung apoy, so, tikman mo muna natin kung okay ba sa atin yung lasa niya. Ayan. So, kunting asin. Hindi ko nilagay lahat yung kuwan kanina eh. Yung isang buong cubes. Kaya hindi siya masyadong kuwan. Pero ayoko talaga yung masyadong maalat. Kasi mahirap na. Ayan na. Off na natin. So, ayan na po yung ating ginisang munggo. Ayan. With pork. Meat. Ayan. Kainan na.